Welcome to Lovely's Day. Hey guys, welcome back to another vlog. So today is February 14 and happy Valentine's Day sa inyong lahat. Sa ang lupalot man kayo ng mundo. May mga ka-date ba kayo ngayon? Or nagse-celebrate ba kayo ng Valentine's Day? And sa mga single, manood ka na lang kayo ng vlog ko. So okay lang yan, tayo na magsama. Okay, sino to? So yun guys, naglinis ako ng buong bahay kasi nga, di ba nabanggit ko sa previous vlog ko na lumipat ako ng work. So, bibigay ko lang a little backstory kung ano yung nangyari. May kumakatok. Wait lang. Mommy, Valentine's Day, Mommy. Kiss Mama. Happy Valentine's Day, Mama. Thank you. Hey, Kathy, where did you go? She was walking. What do you want? Kakalaw ka guys, di ba nito story time ako, kumatok sila kasi sasabihin ko sana na si Hubby kinuha yung mga bata sa school. Tapos yun, so ayan, may pa-flower si Little Mark sa akin. Siya yung nagbigay. Insert ko na lang yung clip mamaya guys kasi nag-vlog ata si Hubby. Hindi, phone lang, pero naka, ano. So yun guys, ikuwento ko sa inyo kung bakit ako lumipat sa work. Alis na ba tayo? No, sir. Okay. Mamaya na lang ako magkwento guys. Andito na sila. Hey, bro. Say hi! Thank you! Ay, i-kiss me as well! Tignan yeah, guys, oh, ang ganda! Tignan mo, Daddy! Look at this one, Daddy! Naglinis ako! Wow! Ito! Look at this! Wala nang kalat! Wow! Good job, Mama! What's wrong? Ay, naku, selos na naman! Mamaya na lang ako magkwento, guys. Babakainin ko muna sila. Tapos, itutuloy ko yung story time ko about sa work update. Okay, guys? Hi, guys! So, papunta kami kanila Ate Christine ngayon. Ihatid namin yung mga bata. Doon sila magtatambay hanggang mag-dinner kami ni Hubby mamaya for Valentine's Day. So, yun, guys. Andito si Hubby, oh. Nagtadrive. And, so, yun, guys. Si Ate Marie magbabantay sa mga kids kasi 2 minutes away lang siya sa bahay and siya yung nag-offer na, sige na, ilanin nyo na dito yan. At sobrang thankful kay Ate Mari talaga. Thank you, Ate Mari, if you're watching. So yun guys, subscribe to her channel ha, Crazy Craze. Okay, so yun guys, andito na yung mga batang makukulit sa likod. So itutuloy ko nilang yung story time ko about sa work update. So hindi ako huminto ng pagtatrabaho, lumipat lang ako kasi may nangyari sa previous jobs, sa previous job ko. So naputol na tayo kanina kasi dumating na sila Hubby and sila Ate. Kaya, yun guys, ipapagpatuloy ko na lang mamaya. Mag-date muna tayo ngayon. Nandito na kami. Hi, Alex! Siya mag-ano, tutulong kay Ate. Ate Chris. Oh, wala ka pala. Ah, oh, okay. I saw your car and I just ran out to see you. Aliyah, go to Ate now. Hello, Mark. Dito kami sa bahay ni Ate Mare. Ayan o, sinabulubong talaga kami. Ate Mare, thank you! Ang ganda naman. Ganito galing. At saka ito. Ayan guys, punta na kami Ate Mare. Kasi man, late na. Sa Nando? Have fun! Sa Nando, sa Makdo lang kami. Makdo! Hi, Dano! Ang ganda naman. O, chef. Bye-bye, Ate Mare. Enjoy. Yes. Ready. 20 minutes. So, yun guys. Nahatid na namin yung mga bata kay Ate Mare. Enjoy na enjoy sila dun kasi sanay naman sila lagi dun kay Ate Mare while I was looking for a job. Andun sila kasi nga, di ba sabi ko, mahirap mag-book ng childcare right away pag yung interview mo kinabukasan na. So, yun guys. Pupunta na tayo dun sa The Lantern by New.
So is it an Asian restaurant? A Vietnamese. A Vietnamese, okay. We'll try something new though, guys, ngayon. So you guys, let's go! So punta na pa kami, tapos what a great way naman na magsa-surprise sa akin, di ba? Hindi lang sa flowers, kundi yung job ko, di ba guys? Yung bagong job ko, natanggap na ako doon. Pero hindi pa rin yun magiging sure, not unless you sign a contract. Kasi may nangyayari talaga na even if you land a job, pero hindi ka pa rin, hanggat hindi ka nakakasign ng contract, eh, hindi pa rin yun sigurado. So yun, nag-send sila today ng formal job offer sa akin. Para pirmahan ko na and then isi-send ko na sa kanila. So yun guys, on Valentine's Day, official na. And I'll start next week. So yun guys! Guys, nandito na kami. May pa-music kaya hindi nyo kami maririnig. Nakikita ka ba? It's nice. Handa? That's a slow cooking cheap. That's the sobrang sarap guys, sobrang sarap ng food, grabe. Daddy, how's the food? Hindi kami makapag-vlog dito. Marami nagde-date. Kain na kami guys. Guys, sobrang aham, pero sobrang sarap. That one's really nice. Ito. That one's really nice. Everything is pretty much nice. Happy Valentine's Day. Thank you, Daddy. Mas yeah. Ay, ano yan, guys? Roti. Ay, dessert na, guys. Roti. That's nice. Sarap. Happy Valentine's Day, honey. Reaching 15 long years together and 6 years in marriage, I can't help but look back with happy tears. Akalain mo yun? Lahat ng pinagdaanan natin, sabay nating hinarap. At look at us now, with 3 beautiful kids. And hey, who would have thought that I would be still wearing the same smile you gave me 15 years ago? Daan mo na lagi ako andito, karamay mo sa bawat pagsubok ng buhay. Mahal na mahal kita. Naglalakad na kami guys. Papunta na kami sa sasakyan kasi malayo yung pinarkingan. Walang parking doon. Hindi siya Vietnamese guys. Thailand food. Tama ba? Gumagawa-gawa siya ng storya. Akala ko ba? Masarap kaya. Sobrang sarap. Sis, ten out of ten. Sis, kung nanonood kasi punta kayo ni IG. Sobrang sarap. 10 out of 10. Ano yung tawag ng pangalan nun? The Lantern by New. Pag sa labas, akala mo, cheap lang siya tingnan. Pero ang social niya sa loob. Di ba, Han? Mm-hmm. Bongga. Hindi natin nakapapicture. Nakalimutan na yun. Hayaan mo na. Kasi ika-ika ka na dyan eh. Nandito kami sa Krispy Kreme, guys. Uuwi na kami. Dadalhan namin si La Ate Mari ng Krispy Kreme. Kasi syempre, siya yung nagbantay sa mga bata. So, pasalubong namin yun sa mga anak niya at kay Ate Mari. Thank you ulit, Ate Mari! Kasi, very rare chance na mag-date kami ni Habib na kami dalawa lang.
And Ate Mari was kind enough naman mag-volunteer na siya magbantay ng mga bata kasi wala naman silang gagawin. So, yun guys. Bayad mamit. Okay, where's the money? Ito? There, yeah. Payway blank. Yeah. Hi. Good, thanks. Just pay wave, thank you. Yeah, but we bought kami ng donut. Ah, no, that's alright, thanks. How much altogether, Hen? Oh, look at that. Okay, bucks. Wow. Thank you. That's it. May pa Valentine's din si ano, si Krispy Kreme. Hindi siya papahuli guys sa packaging, color pink din. So, yun guys, let's go. Pina. Guys, nandito na kami sa bahay nila Ate Mare. Nagdala kami ng Krispy Kreme. Ayan. Hi, Ben! Hello, Pa. How was the day? It's quick. Ay, kita ang bata mo. Nandito na sila. Hi, Ben. Alam mo na naalok ako ng pagkain na para bukas. Bye na. Ay, isa. Oh, thank you. Ano ba sila ulo talaga? Ano ko? Happy Valentine's Ate Mare. Nagaganyan. Busy ako na ba ng YouTube? Oo, hindi ako pinapansin. Thank you, Ate Mars! Hi! Sa pagbantay. Uy, ang ganda ng ano doy. Tama-tama sa'yo doy. Hindi doy magkasya sa akin na yun. Oo, sakto lang. May pa-outfit of the day. Guys, yung binigay sa akin Ate Mari, oh, ito. Na-snatch ko na kasi sabi ko, ang ganda niyan. So, na-snatch yung binigay niya na sa akin. Necklace and pendant. Tapos ito. Na-ano ako niyan? Sikip? Hindi. Parang nakakatihan. Okay lang. Gusto mo talaga yung mga lace pala. Ano? Oo. Eh, kung alam ko lang eh. Yun. Kasi para... Kasi para kanina, sexy daw. Kasi para ano kanina. Pero kasi maganda siya. Nag-uwan ka, ay, ang ganda mo tingnan sa ganyan. Meron pa ba? Iba? Tingnan ko nga eh. Nakita mo yung mga damit ko doon sa home theater. Ano pa ba ibibigay mo sa akin? Pera? Hanggang ganun. Ay, hindi pa. Alam niyo guys, kanina, alam mo Ate Mari, kwento sa'yo kanina. Mm-hmm. Si Pa, nag-vlog ako kasi sasabihin ko na sana yung story time nung ano nangyari sa work ko dati. Oo. Kasi nga, marami na-shock na, di ba lumipat na ako? Akala nila, nag-stop ako mag-work. Sabi ko, hindi lumipat na lang. Eh. Oo. Sabi ko, lumipat lang naman kasi nga may nangyari sa work. So, sige, ganyan-ganyan ako. Guys, so may story. Biglang dumating sila pare. Katok ng katok. Sabi ko, bakit meron naman silang ano, meron naman silang susi. Tapos yung pagbukas, kakatok. So, binuksan ko. Pag ko, magagare-react sana ako. Sasabihin ko, bakit hindi kayo mga... So, may dala-dala si Little Mark na flower. Uh-huh. Kaya yun. Tapos naka-video ako kaya sabi ko, I thank you. Imbis magalit na sana. Hindi na. Maldita na naman. Sabi na ni Jason. Sabi niya, hi, anong gusto mo? Sabi ko, ayoko na chocolate. Ayoko na flower. Anong gusto mo? SD card na lang kasi kulang. Ayoko na mga teddy bear, Jason. Uy, sabi ko, matanda na tayo dyan. SD card na lang, no? Tapos hindi, nagpunta siya sa doktor. Sabi niya, after ng doctor appointment niya, punta daw siya BW. Meron? Tapos nag-ring siya. Han, I'm still here, 8:30. No, galito galing siya. Kaya sabi niya, bukas na kita bilhan. Sabi ko, sige. Ayan, sabi ko, may utang ka sa akin, ha? Anong, ilang giga ang bibilin mo? Yung 64. Ah, 64 o 65 ba yun? Basta 64 bonga kasi yung 30, ano nila naman magkalayo ang presyo eh. Mm. Parang $10 or $12 ang difference. So sabi ko, yun na lang. Mag-date kami ni Ate Mars. Umuwi na si pare. Hinatid ako dito. Kasi gusto niya talaga mag-date ko kay Ate Mari na personal. Tapos, sabi niya, si Ate Mari na lang maghahatid sa akin. Mag-date tayo sa Coco. Ayan na naman guys, sa Coco. Last na talaga. Kasi lilibre daw. Last ako sa Monday, may kainan. Last. Oo, last kaloka. Na talaga yun. Last na talaga. Hindi, Ate Mars, papayat na ako, Ate Mars. Kasi hindi naman ako makapunali dito. Tapos magtatrabaho na ako. Kasi may kontrata na tayo. Oo nga. Ang ganda talaga. Hindi, para maganyan ka. Para hindi ko maano eh. Kasi tinitignan ko yung mga... Happy Valentine's, Baba! Hey, Shaday.
Kiss mama, kiss. Mwah. I love you. Say, I love you. I love you. Ay? Yun, guys. Oh, guys, ihatid na kami ni Ate Mare. Tapos magde-date muna kami sa Coco. Oo, Coco. Last na talaga. Last na daw, sabi niya last. Pero sa Lunes pupunta siya. Last na rin. Sa mabuti walang Coco bukas. Friday, di ba? Bukas. Mayroon Saturday, Coco. Saan? Sa Munta Bay? Oo nga pala, wala. Punta kami ng Munta Bay, guys. Mag-ano kami, we can get away yes, with the whole family. Get away again. Thank you, Ate Mare, ulit. You're welcome. Hi guys! Welcome back to another vlog and today is February 15. Kamusta naman ang mga Valentine's Day ninyo kahapon? Paano nyo sinelebrate? And for those who are single, nag-celebrate ba kayo alone? Or was it just another day? So let me know in the comments section down below, guys. And ako naman, guys, I had a very quick dinner date with hubby. Normally, every year, nagdi-dinner kami as a family tuwing Valentine's Day. Pero ngayon, Ate Mari was kind enough to volunteer na, you know, lagi kang grumpy these days kasi nga, nape-pressure ako sa nangyari sa trabaho ko. And sabi niya, you need a alone time with hubby, kay pare niya. Kaya sabi niya, ibigay ko yung mga bata sa kanya. And kami naman guys, naisip na ni hubby yun na ipabantay kaya natin sa kay Ate Mari o sa iba. Pero ugali namin guys, nahiya talaga kami humingi ng favor, especially me. Hiyang-hiya akong humingi ng favor sa ibang tao. Pero sabi niya, idali mo na yung mga bata dito para makapaglaro rin yung mga anak niya at saka yung anak ko guys. So, yun. Nagkaroon kami ng very quick dinner date kahapon. And masaya pala guys, no, na walang nag-iingay sa background and humihingi sa akin ng pagkain. And na-enjoy ko talaga yung pagkain ko. So, yun. Kahapon pala guys, ina-update ko kayo kung ano nangyari sa trabaho ko. Hindi ako nag-stop magtrabaho. I just moved from my company, my previous company to a different company. Tapos bigla naman dumating sila hubby and ang sweet-sweet talaga. You know, believe ako sa lalaking yan with almost 15 years of being together and 6 years married. Napaka marami pa rin yung mga pasabog and very consistent yan. And I know that I have not been very good this week kasi nga nasistress ako and masyadong mataas yung standards ko para sa sarili ko guys. Yung parang pag may gusto kong gawin, I'm a goal getter guys eh. Kaya parang pag may gusto kong gawin, parang masyado akong focus and minsan na ano ko siya, nasusungitan. Pero ano naman siya, very understanding. And kahapon, binigyan niya ako ng flowers and a few gifts. Ayan, red roses. Alam niyo guys, kahit bulaklak lang talaga, kahit anong event, kahit hindi Valentine's Day, kahit birthday, or any special, any random day, gusto ko talaga ng bulaklak guys. Meron siyang power to melt my heart. I really love flowers guys talaga. So, alam na ni hubby yun. Ano pa ba? Yun, thank you Ate Mare if you're watching this. Salamat talaga kasi nagkaroon kami talaga ng alone time ni hubby kumain kagabi and mag, you know, mag-reconnect as a couple kasi kami lang dalawa. And yun, nag-enjoy talaga kami. So, back to my work update guys. Ano nangyari? So, yun na naman, lagi ko yung nag-update sa inyo na I was one of the top performing and I was always in the new leaderboard kahit bago pa lang ako sa kumpanya. And nung 3 months performance evaluation namin, di ba yung mga managers namin are all from Germany. So, ano lang sila dito, temporary lang sila dito sa Australia, guys, para i-train kami and to manage us. Pero eventually, babalik din sila sa Germany. So, nung 3 months evaluation performance ko, they were really happy with my numbers, my conversion rate, and sabi nila, wala silang masabi sa performance ko and my diligence and work ethics. And my attitude towards work. And totoo naman yun guys, kapag meron akong binigay na task sa akin, lagi ko talaga binibigay yung best ko and hindi ako pabanjing-banjing sa trabaho. Kasi lagi kong iniisip na meron akong goal, bakit ko ginagawa to? So ganun ako. And then, so I was offered a casual position dyan sa company na yan. And then, and eventually, I co-convert ba yung casual position ko into a permanent position in a long run. Kasi kung hindi, hahanap na lang ako ng mga company. Kasi meron din naming plano ni hubby na gusto naming matupad this year and in the future years. So sabi ko, you know, I want a long-term career. Hindi yung
casual position na pwedeng mawala sa akin right away. And then sabi ng managers ko, of course, we would love to offer you the permanent position. Antay-antayin lang natin kasi nga, syempre, nagsisimula pa lang yung business and all. And then, sabi niya sa akin, sabi niya, wag mong, eh, tapos sabi niya pa, i-turn down mo na yung ibang offers ng ibang company, just stay with us, we're happy for you to be working for us. So ako naman, very confident ako, and I'm not gonna lose the job, and, you know, a permanent position will be offered to me. And all of a sudden, the day came that bumalik na sila sa Germany, and then a temporary manager na Australian took over on the very first day, guys. Gumawa siya agad ng decision na sinabi niya, I think we don't need the casual positions, or I don't think we need the casual employees. And then kami naman, kasi yung mga casual position, guys, yung pa naman yung mga top performing, and yun yung nag-aangkat ng pera sa kumpanya. And sabi ko, wow, parang ibang-iba ito sa sinabi sa akin 2 days ago before umalis yung managers namin. And then all of a sudden, dumating ka sa posisyon mo and tatanggalin mo na yung mga casual. And mind you guys, itong mga casual na to are all Asians. Inoffer niya yung permanent position to those na mga Australians na hindi naman nagpe-perform. And I feel like, sabi ko, parang unfair to. So ang ginawa ko, I knew my worth, guys, and alam ko, hindi ko yung papaglaban isang bagay pag alam kong hindi ko deserve yon. So, sumulat ako ng email, and nag-explain ako sa mga higher ops namin. Nagsulat din ako dun sa managers namin sa Germany, kasi sabi ko, I was dumbfounded. Kasi parang, anong nangyayari? Kasi hindi ito yung sinabi nila 2 days ago when I had offers from a different company, tapos sabi nila, i-take down mo yan kasi we want you to stay here. Tapos biglang may isang tao dito na nilagay sa position na to and hindi na niya kailangan daw yung casual employee. So parang ako, and you know guys, nung nabasa nila yon ng mga higher ops, sabi nila, wow, kasi hindi nila alam na nangyayari yon. So they called me and they offered me the position again. Pero ako guys, I was decididong-decidido na ako umalis kasi parang na-hurt ako, and sabi ko, grabe tong taong to ha. Parang, for me, I feel like very unfair and racist yung ginawa niya. And sabi ko, magre-reklamo na lang ako sa, isasabihin ko na lang yung ginawa mo sa mga higher pa sa'yo para malaman ng lahat, you know, what you did. And, you know, hindi ko na i-aksayin pa na yung panahon ko. But, kahit na sobrang strong ko, guys, and talagang pinaglaban ko yung worth ko, at the back of my mind and sa puso ko, I was really hurt. And sobrang nag-worry din ako. And then sabi ni Habi, bakit ka masyado nag-worry? You know, mag-stay ka muna sa bahay for 2 months, magpahinga ka muna kasi alam niya na si stress ako. And sabi ko, no, I have a goal and gusto ko talaga, guys, to continue working. Kaya, while I was really stressing out, naghahanap pa rin ako ng trabaho. Hindi ako huminto. Sabi ko, this is not gonna stop me. Kailangan ipakita ko na may kakayanan ako. Naghanap ako ng trabaho. After that, nung nalaman ko yung news na yun, naghanap ako agad ng trabaho, and I was lucky enough, gaya nga nung nabasa ko sa comment kanina, swerte daw yung nunal ko, siguro nga guys, kasi sobrang swerte ko talaga maghanap ng trabaho. And yung job na inapplyan ko was, yung job na inapplyan ko, 350 applicants, yung nagpasa ng resume, it was shortlisted into 50, I think, or 60 to 50, and then a few positions para dun sa, and they only got few people para dun sa positions na yun. So isa ako dun. And sa lahat guys, nung naghahanap ako ng trabaho left and right, and kaliwat ka ng interviews, kaliwat ka ng assessments, sabi ko, oh, apago din pala. And you know, pag andun ka tapos really stress out ka and medyo nasaktan ka sa mga nangyayari, the only way na may isip nyo is to give up. And yun yung sasabihin ko talaga sa inyo guys, kung ano mang pinagdadaanan ninyo or whatsoever, wag talaga kayong susuko kasi meron talagang light at the end of the tunnel. Ako, sabi ko nga, papagod na ako. Parang, ano ba to? Left and right na lang. Wala naman tumatawag. Wala naman bumabalik sa akin. And all of a sudden, guys, natanggap ako sa isa. And then the rest, meron ng offer sa akin din. So, ako na lang yung pumili kung saan ko gusto. And itong kumpanya ito, ito yung pinakahuling, itong pinili ko, ito yung pinakahuling inapplyan ko. And ito yung parang medyo pumutok yung kilikili ko, guys. And may pinagpawisan talaga ako. Kasi ang style nila is like,
speed dating. Lahat ng managers bababa, like at 12 of them. And then para mag-speed date kayo, each manager may mga tanong sa inyo. Instead of a panel interview, parang lahat sila may itatanong sa inyo. Sabi ko, oh my God, yung parang hindi mo pa napaprocess yung tanong ng isa, may tanong na naman isa, may tanong na naman yung isa. And sabi ko, dito talaga na-test yung English communication skills, guys, nakakaloka. Pero yun naman, after 3 days, I think, sinabi nila sa akin na I progress into the next, I progress to the next and final interview. And then, yun, sinabi nila sa akin na natanggap na ako. Pero, guys, even though sinasabi na nila na natanggap ka na, may, hindi pa rin siya magiging final, not unless you sign the contract and meron talagang pinirmahan. So, kahapon naman, sinend na nila sa akin yung job offer nila kahapon, February 14, kaya meron talagang surprise talaga sa akin lagi si God. And meron na siyang Valentine's Day gift sa akin, and that is my job offer. So, yun guys, 2 weeks lang naman akong hindi nagtrabaho, 2 weeks lang ako nagpahinga, and then I'm back to working. And yun lang guys, I'm just, yun lang, siguro sige, kwento ko nito to para sa mga tao, para sa inyo, to be inspired na kahit anong pinagdadaanan ninyo, and pag nahihirapan kayo, push lang ng push, kasi meron talagang magandang mangyayari, magpipaid off lahat ng mga pinaghihirapan ninyo, and know your worth, whether it be in like work, sa trabaho, or sa relationship, sa marriage, alamin niyo kung ano yung worth ninyo, and love yourself, guys. Huwag kayong masyadong mag-settle. I know, I do understand, kasi very blessed naman ako na hindi ako takot mawala ng trabaho, kasi si Javi hindi naman siya masasabi na, oh, bakit wala kang trabaho? Or maghanap ka kagad ng trabaho. Hindi naman ganun. Siya nga nagsabi sa akin, mag-ano ka muna, magpahinga ka muna dyan. Pero ako, guys, goal getter ako. Gusto ko, meron akong goal, and kukunin ko yun. So, sabi ko nga, parang, at least napaglaban ko yung sarili ko, and na-shaken up yung company, kasi very unfair talagang ginawa nila, and I think na reprimand naman, or meron talagang meron namang actions na ginawa dun sa taong ginawa niya sa mga casual employees. And I think everything happens for a reason. Kung isipin niyo yun, wow, no, mag-end yung contract mo sa isang kumpanya and you're really depressed, but God gave you new opportunities, a better opportunities, diba? Para sa maiisip mo talaga na everything happens for a reason. So kaya sa inyo guys, always be positive, laging merong mangyayari na maganda sa buhay ninyo. Okay, so yun guys, and hindi ko na maano talaga yung bulaklak ko, guys. Tuwa talaga ako, sobrang gusto ko yung mga bulaklak. Alam niyo ba naman guys, 'di ba, pag Valentine's Day magkano lang naman yung bulaklak na yan, pero pag Valentine's Day nagtitriple yung mga ano yung mga bulaklak. Sabi ko kay Hami, tapos susunod na bumili ka sa akin ng bulaklak, bumili ka na ng February 13 or 12 para medyo mura-mura naman, pero I really love the surprise and yung gift. So, yun guys, ano pa bang kikwenta ko? Ano pa mga update natin? Yun, speaking naman sa Valentine's Day, ano ang ginawa ninyo? Yun, chill lang ako dito guys, kasi natutulog si Aaliyah. So, wala kayo narinig na maingay sa background. Chill lang ako. And this weekend, magkakaroon kami ng family getaway, kasama ng family din ni Ate Mare. In-invite nila kami sa Munta Bay. So, doon kami during the weekend. And then, after the week after that, wala pa akong trabaho. And then, Monday after that is back to work na. So, tuloy-tuloy pa rin yung pag-vlog. My routine is, kasi syempre, mas maaga na akong aalis kasi sa city ulit ako, girl. Sa city ulit ako magtatrabaho. City girl ulit tayo. Pero, okay lang. I'm so excited. I'm so pumped up. And yun, marami tayong energy sa mga sa susunod na mangyayari sa buhay natin. And yun guys, and thank you pala sa lahat ng sumuporta kay Ate Mare, and yun, thank you. Alam niyo guys pala, pag may pinagdadaanan ka, you will really know the people na andyan sa iyo, hindi lang yung sa mga masayang pangyayari sa buhay mo, but those na nasa low point ka, dun mo makikilala talaga yung mga tunay na mga tao nagmamahal sa'yo, and I'm blessed to know them na talagang nagpakita ng pagmamahal sa akin, especially you know who you are guys. So yun, magluluto ako mamaya ng longganisa guys, lagyan na natin, nagluluto ako ng longganisa para sa dinner ni sir, pang breakfast yung dinner niya, natatamad ako magluto ng putahe talaga. So lagyan na natin dito sa vase.
Saan ba? Tinatanggal ba to? Alam nyo guys, kung maiipon ko lang yung mga flowers that dati nung mga high school pa lang kami ni Javi, yung ginagawa ko sa mga bulaklak, nalagay ko sa book, tapos parang pinipreserve ko siya. Pero lagi kasi kada buwan meron, kaya hindi ko na pinireserve. Ano na lang. Yan, ganda. Yan guys, oh. Tama ba yung pinagagawa ko? Ako marunong magana ng mga bulaklak guys. Magalaga. So, yan. So, naluluto ako ng longganisa guys. Pakita ko sa inyo. Si Ate Mara yung nagtimpla neto. Balls, hindi ko na lang siya pinahaba. Yan. Yan yung dinner ni Javi. Pati na si Javi guys. Nasa computer lang siya. Nagpapahinga. So, nag-gaming siya. And mamaya pag naluto na to, papakainin na natin siya. Tapos meron kaming quick chat kanina about our plans for this year or the following years. Kaya sabi niya sa akin, wala mo ng mga big purchases. Kasi baka mag-Louis Vuitton na naman ako. Pero we're really sticking into our goals this year, guys. So, yan! Ano kaya yun? Mga loves, thank you for watching the entire video. At kung nakaligtaan ninyong panoorin ng aking mga previous video, please just click the link. And for more katatawanan, kabaliwan, and good vibes, please show some love and hit the subscribe button. As I always say, continue to be a living blessing to others. Be kind and may you have a lovely day! Mwah!